Hi guys! Welcome back sa aking channel. For today's video guys, samahan nyo ako dahil mag-re-renew na tayo guys ng aking, wait lang, passport guys, ito siya. Itong passport ko guys, expire na siya ata ng 2 years ko na itong expire. Siyempre alam nyo na nangyari, nag-pandemic, ayan. Ngayon guys, may magpagkakataon na tayo siyang i-renew. Ayan. Ang alam ko guys, ito yung mga requirements na alam ko na dadalhin natin sa DFA. Unang-unang guys, muna talaga kailangan mo ng online appointment. Yung online appointment guys ay makukuha mo doon sa website ng DFA. After nyo guys, yun. Pag-fill up kayo ng form, mas ilalagay mo lang yung mga information mo. After nyo guys, pag-fill up kayo yung form, may dalawang klase guys ng mode of payment doon. Yung credit card, tsaka magpabayad ka sa mga bayad center. Ang pinili ko guys, yung bayad center. Yung price niya guys, ay nagkakahalaga siya ng 950 pesos. Tapos guys, may additional na 50 pesos para yata dun sa pinaka bayad center na yun. Tapos, yun. Parang naging 1,000 ang binayaran ko. Pero guys, yung sa 1,000 na yun, nagulat din ako dahil dun sa binayaran ko dito sa amin, nagdag-additional ako ng 12 pesos yata yun, o 12 yata, o 6 pesos. Di ko na guys sure kung magkano pa yung dinagdag ko sa bayad na yun. May additional eh. Yun guys, and then, ito siya guys, itsura niya. Pag nabayaran nyo guys, di ba, nabayaran nyo na. Automatic guys, pag nabayaran nyo yung passport na yun, yung payment do sa passport mo, automatic siya guys na mag-check yung email mo, makikita mo agad guys yung mga information doon. Tapos ipiprint mo yung mga papel na nakalagay doon. Ito guys yung mga papel nakalagay dito yan. Ito yung papel na yun. Pinirin ko lang siya. Tapos after guys, nakalagay dito. And then guys, yung papel na to ay size nito ay A4. A4 yung mga size. Yung mga dadalhin ko, ito yung pinaka-online appointment ko na papel. This one. Tapos ito din. Yan. And then guys, and then yung syempre yung luma kong passport, kailangan din yan. And then guys, pinaserox ko na itong luma kong passport na to. Yan, yung luma kong passport, pinaserox ko na. Tapos, yun, nagpaserox na din guys ako ng isang valid ID ko. Kailangan din. And then yun lang guys, yun yung dadalhin ko para bukas. Hindi ko lang alam guys kung okay na ba to o baka may meron pa silang idadagdag. Yun. Okay guys, nagre-ready na ako para sa ating renewal ng passport. Okay, ito na yung magamit ko. Wait, yan. Kaya, let's go na guys. Kakarating ko lang ngayon dito sa ating pagre-renewal ng ating passport. Time check guys is 10:38 na. Yung appointment ko pala guys is 11 AM, kaya yan guys, tingnan natin talaga kung gano'ng katagal ang process pag re-renew ng passport. Kaya let's go guys. Okay guys, may pasok ko na yung papel. Kinuha lang sa akin yung pinaka form ko ng online, tapos kinuha nyo na guys yung dalawa kong receipt. Hi guys, sorry guys, sobrang bilis ng pangyayari. Naghihintay lang ako, tapos biglang natawag yung pangalan ko. Tapos pinapasok na agad ako doon. Tapos yun guys, nagparoon lang ako doon. Tapos tinanong yung pangalan ko. After na guys, nagpunta ako doon sa processing doon. Tapos binigay ko lang yung mga papel ko. And then tinanong ako guys kung magpapa-LBC daw ako o papa-deliver ko yung passport ko. Pero sinabi ko hindi na lang. Tapos guys, yung time check guys is 12:05 na siya. Okay guys, yan, mga 1.5 hours na ako narito. Yan guys, pinaka-cashier nila. Tapos after nang binigyan yung cashier nito, yan guys, binigay sa akin yung pinakakailan ko makukuha yung release ng aking passport. Pero guys, wait ko kayong tawag ko at magpipicture pa. Tapos lalagay ko na yung information ko, kaya wait pa natin siya. Okay. Diba sabi nila, wait na lang daw yung tawag. Akala guys, yung tawag na tinutukoy nila yung pangalan ang tatawagin mo. Pero guys, binigyan pala ako ng ganito yung form na to, nasasagutan mo. Tapos doon sa task guys, may nakalagay na number. Kaya yun guys, number 79 ako tatawagin. Buti na tingnan doon kung ano number. Bakit kasi yung patakas ako dito na number yung tinatawag, hindi yung pangalan mo mismo. Kaya
Okay guys, natawag na ako. For encoding na tayo na guys. Natawag pa tayo. Tapos time check guys. Hey guys. 1:30 na siya guys. Kaya wait ko na lang siya. Okay guys, ito nga pala yung mga requirements. Kung ito yung applicant, ito guys yung mga kailangan mo. Tapos renewal guys, ito din. And then guys, ito naman yung mga... Okay guys, tapos na. Pasok na ako dun sa loob guys. Ito guys, time check ng pagkakatapos natin is 1:32 guys. Tayo natapos sa pag-renew ng passport. Okay guys, ilang oras tayo naghintay at ilang oras natin yung process. Dumating ako dito guys ng mga 10:30. 10:30 tapos dun mga 11. Okay, mga 3 hours tayo guys. Ang process para mapag-renew ka ng passport. Ngayon guys, kung nagustuhan nyo itong video nito at katulong sa inyo is like button, after guys, pindutin yung like button. Kung hindi pa nahang isak, subscribe, pindutin yung subscribe button. After guys, pindutin yung subscribe button. Pindutin nyo din guys yung notification bell para na-update kayo kada upload ko. Mga pala guys, follow nyo ako mga social media platform ko. May Facebook ako, may Instagram account, may TikTok din ako. Ngayon guys, don't try it din. Yun lang guys, maraming salamat and peace.